Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So I'll be sharing with you guys how I lost weight. Basically, paano ko pumayat. So disclaimer, agad. So yon, hindi po tayo expert pagdating po sa weight loss. At lalo na, hindi po tayo gym instructor or kahit ano, hindi rin tayo influencer regarding weight. I just want to share with you guys how I lost weight. May mga nagtatanong kasi sa akin palagi, nag-message sa akin kung paano daw ako nag-lose ng weight, kung ano pa yung mga ginagawa ko, kung may nagda-diet daw ba ako, or ano yung mga workout, specific workout na ginagawa ko to lose weight. So if you wanna know kung paano, then just keep on watching. So first of all guys, yung weight ko po is from last year since July 2019, I am 64 kilograms. Napansin ko kasi na pumapayat ako nung bandang burn months na ng last year, which is 2019. Maybe ito yung number one reason bakit ako pumayat. Is feeling ko it's because of the stress. Number one is stress talaga. For me, I'm considering it as a good stress kasi alam niyo, parang effortless ako nagpapayat. Parang ganun. Pero hindi man ako nagpapapayat that time. Naisipan ko lang kasi na parang bakit hindi ko ituloy-tuloy yung pag-lose ko ng weight since I have started it na nang effortless, diba? Na hindi ko naman planado. Nag-start na akong mag-workout. Home workout, guys. So, hindi pa naman lockdown noon. Pero, parang naisipan kong mag-workout na lang sa bahay. Parang hindi na rin ako kailangan magbayad, diba? So, meron sa gastos pa yung ganun. Sobrang sipag ko talaga. Alam niyo, dumating na ako sa point, guys, na hindi kompleto yung araw ko hanggat hindi ako nag-workout. And sobrang nasasad ako. Yun lang yung kailangan dumating, guys. Yung dumating kayo sa punto ng buhay nyo na parang pag nag-skip kayo ng workout or ang tagal nyo nang hindi nakakapag-workout, hindi complete yung araw nyo. So ako, dumating na ako doon. This year lang, ito na yung pinaka-antay ko. Tapos, ang ginawa ko, nag-search ako sa YouTube ng mga ano pa ba yung mga tips kung paano mag-lose ng weight. For me, super alam na ng lahat to. Yung gagawa kayo ng lemon water. And then guys, for me, ang tip ko lang naman is much better if it will be hot. As in hot water. Na yung magpapakulo kayo. And then haluan nyo ng warm, lukewarm water. At tapos ina-add ko, nagsislice ako ng lemon. Here. Pagkagising ko sa umaga or sa tanghali or sa hapon, kahit anong oras ng gising ko, hindi mo na ako kakain. So, empty stomach. Empty stomach talaga. Ginagawa ko, iniinom ko muna yung hot lemon water ko. Let's take a sip. Tapos guys, optional pala to. Dinadagdagan ko siya ng honey. Honey na na raw lang. Yung natural lang. Lumalabas din yung honey na nakaka-help din naman. For the, I think that's for metabolism din. Para mapabilis. Optional din naman to. Yung apple cider vinegar as well. Mix to ng lemon, apple cider vinegar, and honey. Pag naubos ko na yung drink ko, nag-aantay lang ako ng 30 minutes and then I'll eat whatever I want na. Ang pinaka naging effective talaga sa akin is yung no rice diet. Nag-start akong mag no rice ng February. Kayanan ko yung no rice. Pero disclaimer, syempre disclaimer, dahil hindi tayo consistent at matigas ang ating ulo. Ayan. Kahit nag-decide na ako na parang, tutuloy-tuloy ko na tong no rice ko kasi grabe talaga ang saya sa feeling pag nakita mo yung result ng sacrifices, a little sacrifice natin yun. Kasi rice yun guys, diba? We can't resist always pag rice. Sobrang sarap. Favorite mo pa yung food. Naku dahil talaga. Ang hirap talaga ng tumanggi. So yun guys, simula naman nung nag-lose ako ng weight, nung nag-no-rest ako, dun ko naman napagtanto na it really works for me. Feeling ko naman guys, hindi man lahat, pero I think more than 50% of the population or ng tao na nagpapapayat is effective naman yung no-rice diet sa kanila. Kasi rice yun guys, diba? So, once we lessen our intake of rice, I think there will be really a good result sa ating pagda-diet and sa ating weight loss. Yung mga workout videos naman, nanonood lang ako sa YouTube, which is kilala natin to, si Chloe Ting and si Emmy Wong yun. So, yung dalawang yun, yung fina-follow kong mga exercises nila. Also guys, ito alam ko, paulit-ulit nyo rin ito naririnig sa mga YouTuber na favorite nyo and sa mga napapanood nyo pag nagsa-search kayo about weight loss. Meron din tayong dapat i-cut off or hindi man i-cut off kasi mahirap talaga agad mag-cut off. I-limit natin yung intake natin ito. That is
SBS. That's SBS. Ano yung SBS? Sweets, beer, and soda. Yung tatlong yan na drink na yan, guys, talaga. Sobrang lakas makapagpataba niyan. Pwede naman ilimit natin na lang yung sarili natin kung hindi natin totally makakut off. Kasi guys, super hirap i-cut off kasi hindi ko rin magawa talaga. Lalo na yung soft drinks. Naku, sobrang sarap kasi talaga kumain pag may soft drinks. And alam kong nakaka-relate naman kayo dyan. But then, water talaga. So, ito na yung naging sub ko sa mga drinks ko. Ito na yung naging fave ko, yung lemon water. Or kung wala man lemon, water na lang, guys. Much better talaga. And always keep yourself hydrated. And hindi nakaka-dry ng skin. As in healthy, glowing tayo pagka more intake of water tayo, guys. Recap lang tayo konti. So number one, I'll call it na lang a good stress. Yung pag-loss ng weight. Two, nag-workout tayo. Three, nag-no rice. Four, nag-cut, nag-limit ng pag-intake ng SBS. Pang fifth tip natin, same with the fourth tip, pag cut off or pag limit ng intake naman natin sa fast food. Guys, alam naman natin na sobrang lakas makataba talaga ng mga fast food. Pero alam natin naman lahat na yun yung paborito nating lahat. Jollibee, McDo, KFC, Chowking, KFC, lahat na burger, fries. Parang gusto ko tuloy umorder. Nako, talaga, ang hirap-hirap kasi ang sarap. Bakit ba masarap ang bawal? Kasi ang sarap ng bawal, guys, diba? Ano ba yan? So, guys, yung weight loss talaga, hindi siya super dali. Alam natin, kailangan natin ng patience, ng consistency, and positivity. So, patience, kasi guys, hindi naman yan mangyayari ng one day, one week, two weeks, one month lang. Diba? So, we need to do regular practice talaga. Kung ano man yung diet na gagawin nyo, na workout na gagawin nyo, it has to be regular talaga para in order for you to achieve what you really want to achieve. So, pag nawawalan na ako ng gana, babalik na lang ako sa pagiging consistent. Kasi alam ko, consistency is the key also, of course. Yan. So, yung consistency kasi, yun nga, paano mo ma-achieve, diba, kung hindi ka rin consistent? So, parang, yung patience mo talaga, matetest dyan. So, yan. Connected talaga yan, guys. Consistency. So, ulit-ulitin mo lang hanggang sa alam mo naman na nakikita mo na yung good results. And then, dadating lagi tayo sa time talaga na mapapagod ka, parang gusto mo na lang tumigil, kasi nahirapan ka na. So, kailangan natin lagi ng positivity. Positivity because we know that we are doing this because we want to achieve something good for ourselves and to feel good about ourselves. So there, kailangan natin ng positivity palagi. Kailangan lang natin maging positive palagi. Isipin natin na there will be a good result. We will achieve the goal that we set. And sa mga nagtatanong kung ano na yung weight ko po ngayon, ang weight ko po ngayon ay 59 kilograms. So yun, so from 64 to 65 na nagre-range, ngayon po nagre-range naman po ako sa 59 to 60. So that's a good thing na 4 kilograms na halos, 4 to 5 kilograms na yung nababawa sa akin. And really that's a good thing. Ngayon naghahanap pa rin kasi ako ng mga selfies ko and mga kahit nasa group photo ako na ganun pa ako, guys. Kasi meron talaga, as in, sobrang bilog. Hindi naman po kasi mapayat yung mukha ko, pero number one kasi na pumapayat sa akin is mukha muna, bago katawan, ganun. And also, upper body lang yun talagang nakikitang pumapayat sa akin. Kasi yung lower body ko, yung legs ko, as is na siya, guys. Kumbaga sa mathematical equation, it's given na and constant. Parang ganun, wala na siyang change. Pero sana magkaroon. Kasi yun na yung workout ko talaga. Since yun na yung problem ko talaga ngayon. So that's it for today's video, guys. I hope you find this video helpful kahit sa mga simpleng tips lang natin. So thank you again for watching. Until the next one.